Lakas! Sup sa inyo mga dods! Welcome back dito sa JB Vlogs TV. Anong gagawin natin ngayon? Kita nyo naman sa title. So, magde-December naman, kaya uso naman yung mga paputok, uso na naman yung mga, di ba, yung mga pampaingay. So, eto gagawa tayo ngayon ng boga sa Tagalog. Tapos sa Ilocano, bumbong. Okay, boga din ata yung tawag. So, ang gagamitin natin na materials, DIY lang. So, lata lang, tsaka plastic bottle. So, di tayo gagamit ng mga PVC, tsaka yung mga iba pang gamit kasi medyo magastos ito kasi madali lang hanapin, okay? Kaya kung ikaw gusto mo matutunan kung paano gumawa ng kanyon, okay, boga, let's go! Panoorin mo tong video na to. Ayan, ipakita ko muna yung mga magagamit na materyales. Siyempre, yan, scotch tape, electrical tape, dalawa yung gagamitin ko kasi eto, pang ilalim, eto yung pang ibabaw. Pero kung gusto nyo naman na ano, na minsan na yung pagtitape, ang gamitin nyo, yung makapal na tape, yung packaging tape para mas matibay, diba? Mas sureball. Tapos, plastic bottle, tsaka lata. So, kung yung mga lata nyo maliliit, okay, parang ano ng sardinas, gamit kayo ng mga 7 hanggang 8 na lata. Pero since eto, may mga lata na mahaba, yung Del Monte juice to eh. Yung pineapple juice pala. So, tatlo na pineapple juice tsaka tatlong sardinas. Bali, anim lang yung gagamitin ko na lata. Goods na yan, okay na yan para pumutok tong ano natin, tong gagawin natin na boga, okay? So, unang-unang gagawin natin, syempre, butasan muna natin tong mga lata na tatlo. Eto, butasan natin ng maliliit dito. Ayan, dito. Dito. Sa kanilang puwitan. Ayan. So, ang gagawin natin, hindi magkakasing laki. Kailangan maliit tong isa itong nasa unahan, kunyari ito yung unahan maliit, tapos yung susunod mas malaki ng konti, tapos yung pangatlo mas malaki, so papalaki siya yung kanyang butas, di ba? Parang pabuka siya. So yan, butasan na natin to mga lods. So ayan, nabutasan na natin. So ito yung pinakamaliit, ito. Ito yung nasa harapan. Ito yung pangalawa, ito yung susunod. So ganyan yung forma na ito. Ganyan. Ito yung nasa unahan, itong maliit. Ganyan. Hindi pwede na mas malaki yung nasa harap kumpara dito sa likod. Kasi ang mangyayari nun, mapipigilan yung kanyang pagputok. O kaya pwede siyang mag-backfire o kaya ay sumabog sa ano mo, sa sumabog dito sa harapan. So madidisgrasya ka nun. So ang gawin nyo, maliit dito, papalaki. Ganun yung forma niya. Okay? Intindihan nyo ba? Ikit na natin itong tatlo. Huwag nyo kakalimutan, unahin nyo yung maliit. Sasunod yung medyo mas malaki. Tapos yung pinakamalaki sa dulo. Yan, ganyan. So, dikit na natin to na ganyan. Yan.
Huwag lang dito sa gitna yung palibutan nyo, pati sa mga gilid nya. Para matibay. Ayan. So, doblin pa natin to ng electrical tape mamaya. Doblin. Ayan, ito yung loob nya. Ganyan. O, ayan. Yan yung loob nya. So, dikit na rin natin to. Tama na natin. Dapat tuwid. Bakit nyo kapag natapos to yung resulta kung gano'n siya kalakas. Yeah. Medyo makakatipid tayo ng konti ng tape dito kasi itong tatlo mahaba. Kaya maganda, hanap tayo ng ganito na lata para makatipid kayo sa lata. Ay, sa lata tuloy. Hindi lang sa lata pala. Sa scotch tape din. Kasi ilan lang yung tatakpan nyo. Yan na ididikit nyo. Unlike kapag mga maliliit na lata kasi, tagpi-tagpi, mas maaksaya sa scotch tape. Buti na lang may ganito pineapple juice. Pero pares din naman na puputok ng malakas. Kasi magkasintawa lang naman eh. Next time try natin yung mas mataba. Ingay. Yung mas mataba yung condense. Yung ginagamit sa halo-halo na ano ng gatas. Ayun, try natin yun. Tapos huwag kayong gagamit nung ano, sobrang kalawang na. O kaya yung marupok na. Maingay! Gago ka gaya mo. Nyung! So, huwag kayong gagamit nung kinakalawang na ng sobra kasi pwede yun mabasag o kaya pwede yun mawasak. Mabakpel sa inyo. Aksidente lang kaya kapag gano'n. Ito. Dapat ganito. Pinaka-importante na part talaga dito, yung tatlo. Kailangan ito yung matibay o yung mahigpit yung pagkakabalot. Kasi andito yung puwersa eh. Andito yung puwersa ng putok ng ano eh. Ng boga eh. Kaya din nadoble ko. Yan. So, pwede na. Pwede nyo na ano, patungan ng electrical tape. Sa mga bata, ano ah, huwag nyong gagawin to na wala kang kasamang matanda. Kailangan kasama kayo o yung patulong kayo sa matatanda. PG, Super Parental Guidance, di ba? Yan. Mas maganda yung ano, packaging tape, yung kulay brown. Mas maganda. Pwede mo tong balutin ng buo para matibay at di siya kakalawangin. Kasi kapag kinalawang siya, pag nababasa, doon siya rurupok. Maganda rin yung PVC. Basta yung PVC na gagamitin nyo, matibay din. Yung, huwag yung malutong. Mayroon kasi kapag yung malutong, pwede rin, ano yun eh, pwede rin mawasak yun eh. Diba? May nakalimutan pala yung materialis na sabihin. Yung lighter. Okay, yung ano niya, yung cricket niya. Kailangan nyo yun. Siya yung gagawin natin na igniter. Ibig sabihin ng igniter, siya yung gagamitin natin na pampa ano niya, pansinde, kumbaga. Pagpindutan Ilocano. Pindutan. Next step, plastic bottle. Yan. Hatiin nyo dito. So, ayan.
Bakit mo mga gamitin? Yan. Tapos, salpak nyo dito. Ganyan. Yan. Tapos ang gawin nyo, sunugin nyo to. Diba? Pasuin nyo to ng lighter. Okay, kandila. Para kumapit siya. Bago nyo siya balutin, okay? Yan, so once na naging fit na, o kaya kumapit na at masikip na itong ano, itong plastic bottle niya. Balutin niyo ulit ng electrical tape para matibay, sigurado. Hindi na 'to magba-backfire kapag ganun. Iwasan niyo lang na masunog 'to kasi pangit, maano siya. Mayari, mayuyupi siya. Yan, so okay na. Tapos na siya. Pwede nyo rin lagyan ng kawayan na brace niya para mas matibay kahit tiga nyo nung ganyan, diba? So eto, kukunin na natin yung ano niya, yung igniter niya, tapos bubutasan natin tong ano, tong tawag dito, tong takip, diba? Yan, sasalin lang tayo ng ano, ng thinner dito sa may spray. So ito yung gagamitin natin. Mas maganda kapag spray kasi mas matipid kaysa naman yung kuha kayo ng lalagyan tapos ipapatulo nyo lang dito. Ang pangit, diba? Hindi din kakalat yung kanyang thinner dito sa kanyang divider o dito sa kanyang chamber. Pwede na. Spray na natin. Tingnan nyo muna dapat kapag pinipindot nyo to, yung igniter niya tumatama sa bakal, di ba? Yan, spray muna natin ng mga lima. Ayan, lima. Tapos, alug-alug nyo lang. Shake-shake nyo lang. Di ba? Hindi nyo, no? Parang magbibingo. Ayan natin. Ayan, hirig nyo. Ayan, musok na. Lima. Layo natin. May nagulat. Layo natin. Ngayon tayo. Layo natin. Saan kaya? Pwede putok. Dito. One hand lang yung gamit ko. Nakabidyo ako. Diba? Lakas! Dito, andito ako sa kabahayan eh. Mahirap na. So, pero wala naman magagalit akong bahala dito. So, compound naman namin eh. So, kayo kung magpapaputok kayo, huwag niyong yano sa kabahayan kapag may mga alam niyong may magrereklamo, 'di ba? Pwede sa ano sa bukid o kaysa kalsada na walang mga sasakyan doon kayo magpaputok. My father is policeman. Tapos mamaya baka magaya kayong sa Tarlac, 'di ba? Okay na, huwag ko na ikwento. Alam niyo naman 'yun, brutal 'yun sa Tarlac, 'di ba? Yung my father is a policeman ng dayo sa Boga. So baka ganun yung mangyari kaya winawarningan kayo. Winawarningan ko kayo na mag-ingat kayo. Okay, magpapaputok sa mga alam nyo may mga kabahayan na may magrereklamo. Okay, kapag may mga kaalitang kayo, huwag kayong magpaputok sa mga tapat ng kanilang mga bahay dahil delikado. So, gamitin nyo to sa ano, sa safety na lugar. Sa mga malalayo, sa kabahayan, ganun, 'di ba? Open area, ganun. Sa mga bakanting lote para iwas disgrasya tsaka ano, iwas away, iwas alita. Yun, dito na nagtatapos yung video. Sana may natutunan kayo. I-share and like, comment naman kayo dito sa aking channel, syempre. Don't forget to subscribe and click the notification bell para always kayong updated sa mga video na i-upload ko. So, kita-kits sa mga susunod ko na vlog. God bless.